いやだろう、やっぱそこ。ボスモノブログ。Andito ako ngayon sa Honda Motor Trade, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna para ipakita sa inyo ang bagong Winner X Racing Edition ng Honda. Bakit ba ito ang isa sa mga pinakamainit na usapin ngayon? Winner X o Raider 150? Ilagdag mo pa ang Sniper 155 na ABS na rin ngayon. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng undervone na motorsiklo at nahihirapan ka sa tatlo, well, tingnan mo muna itong Winner X, bakit ito ang kukunin mo ngayon 2024 at magiging angat ka sa lahat ng mga underbone na meron sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Isa sa pinagmamalaki ng Winner X ay ang kanyang double overhead cam na makina, 150cc liquid cooled, na kayang sumipa ng 15.4 horsepower at 9,000 RPM. At para naman sa suwabe at safety features ng motor nyo, naka-slipper clutch na po yan. At meron niyang bank angle sensor na kusang mamamatay ang makina mo pag nakatumba po ang iyong motorsiklo. Naka-ABS ang harapang gulong at tamang-tama ito para sa mga racing edition na kagaya nitong Winner X. Pagdating sa braking system, ito ang pinaka-perfectong kombinasyon, ang ABS sa harap at disc brake naman sa likod. Kahit walang traction control, madali mong maipepreno at hindi kasi semplang kahit sa mga biglaang trenohan. At sa makapit na disc brake sa likod, ito ang magpapatigil ng motorsiklo mo na hindi ka sasalpok sa babanggaan mo. Magandang safety features yung naka-ABS sa harapan at naka-disc brake naman po sa likuran. Lahat naman ng ilaw na makikita mo sa motorsiklo na to, LED na po yan. Wala na pong dibumbilya dito. Mas power efficient at mas maganda ang buga ng mga ilaw. Very visible kahit sa katirikan ng araw. Halos perpekto ang sukat ng bore and stroke ng Winner X na may 57.3 by 57.8 mm. Na pagdating sa patag at kahit mga elevated na lugar sa mga kabundukan ay may hatak ka pa rin. May bilis ka pa rin isisipa sa motor pagka ganitong sukat ng bore and stroke mo. Hindi kagaya sa competitor nito na Raider R150 na mas mataas po o doble ang sukat ng bore kesa sa kanyang stroke na nagre-resulta sa mabagal na pagahon lalo sa mga matatarek. Pero kung isasabak mo naman sa derechuhan, well, talagang iiwanan itong Winner X. Pero hindi lang naman sa bilis susukat ang tibay ng makina, depende yan sa paggamit mo kung saan mo gagamitin. Well, ang motor na to na Winner X ay dinisenyo po yan for everyday use kahit saan ka mapunta sa mga kalsada na paahon, hindi ka mabibitin sa power. Wag lang sa mga malulubak, ano? Plus pa ang kanyang makakapal na gulong, narektahan talaga pang malayuan yung disenyo. Kaya sa mga nagtatanong ano ba daw magandang motor, Raider R150 or Winner X 150 ng Honda, well, conforme po kung saan nyo gagamitin ng motor. Sa disenyo, syempre kanya-kanya po tayo ng preference dyan. Pero kung gagamitin nyo ang motorsiklo for everyday usage, mas advisable po talaga ang Winner X. Bukod sa makakapal po ang gulong, pwede mo ipang long ride, hindi kagaya sa Raider 150 na manipis ito. At intindihin natin, design for speed po talaga ang Raider R150. Hindi po siya dinisenyo para pang araw-araw na gamit. Nataon lang talaga na nasa Pilipinas po ang hari ng underbone na tinatawag nila na Raider. Eh talaga namang kahit saan nila dalhin, basta Pinoy ang nakasampa. Well, kung naiintindihan mo ang talagang body construction ng mga motor ng bawat isa na yan, may kanya-kanya siyang pros and cons na may apply mo conforme sa riding habits mo at paraan mo ng pagmamaneho. Pero nagmamatter talaga sa Pinoy yung disenyo. Yan talaga ang number one na tinitingnan dahil ang Pinoy po ay mahilig sa pagandahan ng mga motorsiklo. At hindi lang sa tindig at angas nagbabase ang mga Pinoy riders. Pinagbabasihan din nila ang pakinabang na pwede nilang makuha sa isang bagay, lalo na sa motorsiklo. Dahil tayo mga Pinoy ay likas na masisipag at hardworking talaga, eh gusto natin eh may kapakipakinabang na bagay na pwede tayong makuha sa isang bagay na kukunin natin. Kagaya na lang ng motor na ito na meron ng saksakan ng cellphone at tamang-tama pwede mo ring ipang delivery rider ito. Lalagyan mo lang ng top box yan, ready bracket, para meron kang lagayan at meron kang box sa likod. At nakakilis na rin po ang motor na ito
Kaya naman iwas nakaw sa mga masasamang loob. Naka-upright position ka dito at malapa din ang mga upuan mo. Kaya napaka-komportable ng bawat ride kung itong moto na to ang kukunin mo. So that's all for today. Hanggang sa muli. Paalam!